Hello guys, welcome to Calbs TV. This is my first vlog on my 5 minutes tutorial. Marami nagtatanong kung gano nagtatanong sa akin kung gano kalalim yung required na tubo na nakalubog sa wall. Yun ang ituturo ko sa iyo ngayon. Kalimitan kasi yung mga tubo na nakalubog sa wall, minsan pumasok lang sa palitada, okay na sa mga electrician, pero mali yun. Merong minimum standard na lalim ng tubo sa wall bago magpalitada. Ito yung sample lang wall na may tubo. Kahit napapansin nyo, ayan, napapansin nyo yung tubo, halos pantay sa sintada. Para pag nagpalitada, medyo malalim siya. Hindi siya, nakalubog, pag sinisil siya at kinabit, nakalubog pa siya sa hollow blocks. Para pagpalitada niya, almost 1 inch ang minimum na lalim niya. Hindi siya pwedeng mas mababaw dun sa, hindi siya pwedeng mas mababaw ng 1 inch kasi maaaring maapektuhan ng yung lalim niya pag nag-drill na yung mga magkakabit ng mga fixture. Halimbawa, magkakabit ng finish na, magkakabit sila ng naka-wall hang na portrait. Magsisinsil sila dito ng kawan ng mga 1 inch na lalim ng tox. Mag-drill pala ng 1 inch na lalim ng tox. Ngayon, pagka mababaw ang tubo mo, tatamaan lang yung tubo mo at mabubutas. Minsan, tinatamaan yung wire, doon sila na nasusugatan yung wire. Nagkaka-ground minsan. Dahil sa yung wire, nakadikit na doon sa screw na papasok mo doon sa tox para sa portrait na ihahang mo. Lalo na doon sa ano, sa mga parting banyo. Kailangan malalim ang tubo mo doon. Dahil pag nagkabit doon ng mga bathroom fixture, pag tinamaan yung tubo mo at nasugatan yung wire, mas malakas ang ground noon kasi wet location yon, wet area. Halimbawa, nagkabit ka ng tissue towel holder, tissue holder, tapos basa yung kamay mo at yung screw noon nahawakan mo, pwede kang mag-ground doon. Mag-cause ng electrical shock sa iyo at pwede kang mamatay. Kaya kailangan malalim ang tubo mo. Hindi porke na pasok na siya sa palitada, okay na. Matakpan lang. Minsan nakalitaw pa nga sa palitada, material lang itinatakip pero mali yun. And dapat doon, 1 inch ang minimum na lalim sa asintada para safe ka. Ayan. That's all guys. Sana may matutunan kayo sa mga tutorial ko na 5 minutes tutorials. Sundan niyo pa ako sa mga susunod kong tutorial sa inyo.